Hi everyone! Welcome back here in my kusina. At ngayon, magluluto tayo ng isang napakasarap at napakalinamnam na ulam, ang gising-gising. So, if you want to learn my version of this dish, just keep on watching. Welcome back guys at simulan na natin ang pagluluto ng gising-gising. So umpisahan na natin, lilinisin ko lang yung ating bagyo beans. Alisin natin yung bandang dulo niya, both ends. At alisin natin yung pinakagilid na ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito guys. Bago ito ko ginawa guys, syempre may sarili na akong idea or version. Nagtanong pa rin ako dun sa mga kakilala ko na alam kong matatagal na silang nagluluto ng gising-gising. And if ever na merong expert talaga dyan, no, ng pagluluto ng authentic or original recipe nitong gising-gising, I hope you can share it sa ating comment section para makita naman ng ating mga subscribers at matuto tayo sa isa't isa. Okay, so reminder ulit sa ating mga kabataan na nagsisimula pa lang magluto, huwag niyong kalimutan maghugas ng kamay. Isabay niyo na yung paghuhugas ng kamay dun sa paghuhugas ng ating bagyo beans. I-cut na natin yung ating bagyo beans ng ganito kaninipis. Prepare na natin yung ating mga panggisa. Gumamit ako dito ng medium size na onion. Yung pulang sibuyas ang ginamit ko para medyo intense yung kanyang lasa. Yan, i-chop lang natin ng ganito kalalaki. Mag-ingat din kayo mga bata dun sa ating kutsilyo. Baka masugatan. Ngayon naman yung ating luya. Ni-slice ko lang siya ng manipis. And then, ang pahaba katulad nito, mas manipis, mas maganda. And then, i-chop din natin siya katulad ng ating sibuyas. Hindi ako mabilis maghiwa guys, naka-fast forward lang yan. Okay, now, pagkatapos naman yung ating bawang. Sa bawang, hindi naman kailangan sobrang pino, random chop lang. Alam nyo ba yung bawang kapag naluluto, lasa siyang baboy o lasa siyang karne? Gumamit ako dito ng 2 pirasong siling panigang. Ini-slice ko lang siya ng ganito kanipis, pa-diagonal. At 3 piraso nitong siling Taiwan, medyo maanghang to. Pinili ko talaga yung maliliit guys para hindi siya masyadong maging maanghang. Pero para sa akin, ideal is 5 pieces nito. Now ito yung aking ground pork plus ground beef. So every weekend na mamalengke ko, bumibili ko ng 1 kilong baboy at 1 kilong baka, pinagigiling ko yung pinagsasama ko. Niluluto ko na siya guys, ginigisa ko na siya. Tapos talagay ko lang siya sa freezer para pag may mga emergency lutuan, meron na akong pre-cook doon na karne. So, pwede rin kayong gumamit ng sariwa dito. So mag-start na tayo magluto, igisa lang natin yung bawang natin. Kahit hindi pa masyadong mainit yung kawali, pwede na natin ilagay yung bawang para hindi rin siya mabigla at masunog. Na kapag medyo naamoy nyo na yung aroma ng bawang, isunod na natin yung ating sibuyas hanggang sa magbago yung kulay niya. Kapag nagbago na yung kulay niya, ilagay na natin yung ating luya. Nagtira ako dito ng konti. Ayan. Ewan ko ba, bisyo ko talaga yan kapag nagluluto ako ng may luya. Hindi ko nilalagay lahat. Nagtitira ako ng konti, tapos ilalagay ko yon bago ko siya iserve or bago ko patayin yung apoy nung niluluto ko. Feeling ko kasi mas angat yung lasa ng luya sa ganung paraan. Ilagay na natin yung ating giniling. Pwede kayong gumamit dito ng giniling na baboy or purong giniling na baka. Pwede rin kayong maglagay dito ng hipon. Balatan nyo lang tapos i-chop nyo yung ating hipon. At this point, usually ganito yung ginagawa ko habang nagigisa ako or nagsisimmer ako ng baka or ng baboy, nilalagyan ko na siya ng pampalasa, asin and paminta. Kapag fresh na ground beef or pork ang ginamit ninyo, pwede kayo magdagdag ng konting tubig. Hayaan nyo lang siyang kumulo doon para siguradong lutong-luto yung ating karne. And after nyan, ilagay na natin yung ating
Wagyu beans. Medium to medium high yung init ng apoy ko dito. Tatansyahin nyo rin guys kasi kamukha nitong aking pan. Makapal siya pero madali siyang masunog. Kaya usually medium low lang or medium lang yung aking apoy. At lalagyan na natin yung ating bagoong. Kaya ako nilagay na yung bagoong, yan dalawang kutsarita, para kumapit na rin yung lasa niya dun sa ating giniling, tsaka dun sa ating Wagyu beans. Medyo nabitin ako, kaya tatlong kutsarita yung total na nagamit ko dito. Kayo na rin bahalang mag-adjust dito guys sa bagoong. Kung mahilig kayo sa matapang na lasa ng bagoong, pwede nyong gawing 4 hanggang 5 kutsarita. Then after nito, maglalagay na tayo ng ating kakanggata. 3 cups yung nilagay ko dito. Pure and fresh coconut milk. Hindi ako gumagamit kasi ng pangalawang piga, lalo na sa palengke ako nagpapagawa nito. Kasi hindi ko sigurado kung saan ang galing yung tubig. Natatakban ko lang to mga wala pang 1 minuto para lang kumulo siya ng konti. At aalisin ko rin kaagad yung takip. And after niya, nilagay na natin yung sili natin. Tapos ayun, nilagay ko na yung natirang luya kanina. Kung gusto nyo ng mas maanghang, ilagay nyo lang agad yung ating sili, no? Siguro kasabay ng ating gata. Mas matagal siyang kumukulo doon, mas na-extract yung kanyang anghang. Low heat lang, mahinang apoy lang. And siguro after mga kalahating minuto, hahaluin ko siya para hindi manikit yung gata doon sa ating kawali. Ang idea ko kasi dito guys, kapag mahina lang yung apoy natin, doon mas lalong lalabas yung mantika nung ating niluluto. So, titikman ko na dito kung tama na yung lasa ng ating bagoong. Ito yung nagpapasarap talaga dyan eh. Yung kombinasyon ng bagoong at noong ating gata. At this point, pwede nyo nang ilagay yung chopped na sili ninyo. Yung gising-gising kasi ang idea is kailangan maanghang siya. Kaya yung kakain talagang mawawala ang antok, ano? Mawawala ang pagod. At talagang magigising sa anghang. Pero kayo na ang bahalang mag-adjust yung intensity ng anghang na gusto ninyo. Pakuluan lang natin to hanggang sa malutong mabuti yung ating makikita niya para medyo kikintab siya ng kaunti. Nakapaglagay ako dito in total ng 3 piraso yung pinakita ko kanina. Kaya lang yung anghang niya, maanghang siya pero medyo bitin pa ng konti. Siguro 5 hanggang 6 yung medyo mahabang sili na ganon, yung siling pula, yun ang ilagay ninyo. Kapag medyo mataas na yung, ano ninyo, no, yung tolerance ninyo sa manghang. Kung mapapansin nyo, nagre-reduce na yung ating gata, yung pinakasabaw niya, no? Nangangaunti ng ganyan. Hindi ko alam guys, hindi ako expert sa pagluluto ng gata. Yung mga kababayan natin Bicolano, yan talaga sila yung mga mahuhusay magluto, ano? Hindi ko alam kung anong technique. May nabasa ako, kailangan daw hindi hinahalo o kaya naman hinahalo. So, siguro kung meron tayong mga kababayan na Bicolano makakapanood nito, bigyan nyo naman kami ng tip. Share nyo naman yung nalalaman ninyo. I-comment nyo sa baba, sa comment section para pare-parehas tayong matuto. Nagdagdag lang ako dito ng konting tubig kasi parang hindi pa luto yung ano ko, yung Wagyu beans ko. Okay, so pinakuluan ko lang siya hanggang sa malambot na yung Wagyu beans at malapot na yung aking sabaw. So ito na guys, magpe-plate na tayo, magsaserve na tayo. Kung sa tingin nyo malab na yung sabaw, well, hindi. Dito lang sa video. Pero sa personal, sa actual, medyo malapot siya.
Masarap tong ulamin sa sinaing na ano, yung bahaw, kaning lamig. Ayan. Ayan, tikman na natin guys. Ayan, medyo sariwa pa yung sili ko. Bisin natin yan para sigurado. Ang sarap talaga nung kombinasyon nung ano, gata at saka nung bagoong. And so that's it. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below. And I will try my best to cook it for you. Thanks for watching. See you again on my next video. Let's be friends on Facebook and subscribe to my channel. Don't forget to click the bell button for notification on new video uploads.